사랑을 했다. Minsan na rin nating naitanong kung kamusta at nasaan na ba ang ilang mga dating sikat na artista kung saan gumawa sila ng pangalan sa industriya ng showbiz, kaya naman muli nating balikan ang isa sa mga nakilala nating sikat na ngayon ay wala na sa mundo ng showbiz dahil gumawa siya ng malaking desisyon para bigyan ng pansin ang kanyang mga nais pang maabot sa buhay. Makilala mo pa kaya si Taki Saito? Bagamat sandali lamang natin siya nasilayan sa industriya, ang pangalan niya naman ay nagmarka sa atin dahil alam mo bang isa siya sa dating host ng noontime variety show na Eat Bulaga? Si Takako Saito sa kanyang tunay na pangalan, or mas kinilala nga ng marami bilang si Taki Saito, ay ipinanganak noong April 21, 2000. Si Taki ay pinanganak sa Japan pero bago manirahan dito sa Pilipinas, una nang pumunta ng Paris at France ang kanyang pamilya hanggang sa maging 13 taong gulang siya dito na sila nanirahan sa bansa. Ang kanyang ina ay half Japanese and Spanish, Filipino, habang ang kanyang ama naman ay isang Brazilian at Japanese. Simula nang manirahan dito, maraming bagay ang natutunan ni Taki, maging ang pamumuhay at maging fluent sa pananalita ng Tagalog. At alam mo din bang dito na rin nakapag-aral si Taki sa Kolehiyo San Agustin Southwoods para mas lalo pang mahasa ang kanyang pagsasalita ng Tagalog. Mula nang pumasok si Taki sa showbiz, nagkaroon siya ng pangalan dahil sa angkin nitong kagandahan. Nag-workshop siya before sa Star Magic at alam mo din bang nagturo sa kanya ng acting ang director at coach na si Gina Alahar. Hanggang sa makapasok sa showbiz, unang lumabas siya sa TV5 sa palabas na parang normal activity, isang horror comedy show, at nagkaroon ng pagkakataon makapasok sa Kapuso Network na nagbigay sa kanya ng magandang karera kung saan naging love triangle siya ni na Miguel Tan Felix at Bianca Umali sa Small Family. Dito rin sa panandaliang pagkakataon naging host siya ng Eat Bulaga na talagang nagbigay sa kanya ng pangalan. Noong taong 2018, tuluyan na nga iniwan ni Taki ang kanyang tahanan dito sa bansa nang pumunta siya sa Japan dahil matatandaan noon na isa siya sa magiging member ng Japanese girl group Paki. Ngayon marami ang talagang nakapansin sa malaking pagbabago ni Taki dahil mas lalong umangat ang kanyang kagandahan at kaseksihan. Gayunpaman, hindi naman nakakalimutan ni Taki ang naging buhay at kaibigan niya dito sa bansa na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makilala at humasa ng kanyang acting and singing career. You know.